Sabi nila, ang totoong pagmamahal daw ay handang magsakripisyo para sa taong minamahal. Ikaw, handa ka bang iwan ang taong minamahal mo para sa kanyang sariling kapakanan? Handa ka bang isuko ang pag-ibig na matagal mong hinintay para sa ikabubuti ng taong minamahal mo? Dear Mama Mia, alam ko na tanggap na sa ating lipunan ngayon ang pakikipagrelasyon sa mas matanda o mas bata sa iyo. Pero base sa aking sariling karanasan, iba ang pagtanggap nila kung ang babae ang mas matanda sa isang relasyon. Mahirap kapag babae ang mas matanda, Mama Mia. Puro pang huhusga ang iyong mararanasan. Kahit pa mula sa sarili mong pamilya. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Vina. 57 years old at isa na ring byuda. My husband died 10 years ago at simula nung mawala siya ay ni hindi sumagi sa isip ko ang magkaroon ulit ng panibagong asawa. Nag-focus na lang ako sa pag-aalaga sa aking dalawang anak, kasabay ng pag-aasikaso ko sa negosyong naiwan sa akin ng aking esposo. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko, Mama Mia. Sobra akong nahirapan sa sitwasyon ko noon. Muntik na nga akong mag-give up pero naawa ako sa mga anak ko. Kaya pinili kong magpakatatag alang-alang sa kanila. Sa awa ng Diyos ay nairaos ko rin naman at napag-aral ko sila sa magandang unibersidad. Sa katunayan, Mama Mia, ay pareho na pong professional ang dalawa kong mga anak. Yun nga lang ay mas pinili nilang bumukod sa akin dahil gusto daw nilang maging independent. Sinuportahan ko sila, Mama Mia, dahil alam ko na makabubuti sa kanila at makakapag-grow ito ng kanilang character. Pero ang hindi ko naisip ay ang maramdaman ko oras na maiwan na akong mag-isa sa bahay namin. Bagamat ay may mga kasambahay naman kami, ay iba pa rin kung may mga anak ako na nandito sa bahay ko. At sa tuwing nararamdaman ko ang kalungkutan, Mama Mia, ay may pagsisisi ako kung bakit hindi ako sumubok na magmahal ulit. Di sinsanay may kasama at may karamay ako sa buhay ko. Hindi sa pagmamayabang, Mama Mia, pero mapagkakamalan pa akong mas bata kesa sa edad ko. Maingat kasi ako sa aking pangangatawan. Laman ako ng gym at mga derma clinics. Bagay na nakatulong sa akin upang ma-maintain ang aking magandang pangangatawan. Kaya nga nung isang araw na nakaramdam ako ng pagka-bored, ay nagdesisyon ako, Mama Mia, na mag-install ng isang dating app. Actually, Mama Mia, payo iyon ng isa kong kaibigan sa akin. Ang sabi niya, makakatulong raw ito para mawala ang pagkabagot ko sa buhay. Sa totoo lang, Mama Mia, ay nagtalo pa nga ang isip at puso ko dahil ang pakiramdam ko noon ay parang napakadesperada ko naman para magkaroon ng karelasyon para sumali sa mga dating apps na yon. Hindi na rin naman ako bata. Ang edad ko, Mama Mia, ay masasabi mong napaglipasan na ng panahon. Pero pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na for fun lang naman ang pag-register ko sa dating app na ito. Sineryoso ko ang profile ko doon, Mama Mia. Nilagay ko ang pinakamagandang larawan ko as profile picture. Matapos kong makapasok sa app na yon ay tamang swipe right, swipe left lang ang ginawa ko. May mga nagme-message sa akin agad
At syempre ay isa-isa kong tiningnan ang kanilang mga profiles. May mga pumasa sa akin, pero karamihan ay hindi. Para kasing puro edited ang mga pictures nila. Medyo mataas kasi ang standards ko pagdating sa lalaki, Mama Mia. Unang-una dyan, dapat ay gwapo talaga. Kahit for fun lang naman itong ginagawa ko, ay syempre, kailangan pasok pa rin sa standards ko ang lalaking papapasukin ko sa buhay ko. Mama Mia, nung magsimula na ang mga conversations ko sa mga pumasa sa panlasa ko, ay doon naman ako nade-disappoint sa iba. Karamihan kasi sa kanila ay walang mga sense kausap. Puro na lang, kumain ka na? Anong gawa mo? Naiirita ako sa ganoon, Mama Mia. Parang ang babata. Kaya tinigilan ko na lang ang paggamit sa dating app na yon. Ang sabi ko, siguro nga ay hindi yon para sa akin. Siguro nga ang mga sumasali doon ay ang mga bata pa. Ilang linggo din yon, Mama Mia, pero nagbago ang pagtingin ko sa dating app nung makilala ko na si Carlo. Tulad ng ibang mga araw ay wala din akong ginagawa nung mga oras na yon. Kaya nagpasya ako na magbukas ulit sa dating app. Saktong-sakto na lumabas ang profile ni Carlo at aaminin ko, Mama Mia, na nakaramdam ako ng kakaiba pagkakita ko pa lang sa picture niya. Agad ko itong nilike at talaga namang itinadhana na magka-match kaming dalawa. Ilang minuto din bago nag-message sa akin si Carlo ng hi. Hindi na ako nag-atubili pa, Mama Mia, at sinagot ko agad siya ng hello. Doon nag-umpisa ang aming komunikasyon. Masarap kausap si Carlo. Di gaya ng ibang nakikilala ko sa dating app na yon, ay may sense at pakiramdam ko, Mama Mia, ay isa siyang old soul na katulad ko. Nagkakaintindihan kami sa halos lahat ng bagay. Yun nga lang, Mama Mia, ay mas bata siya ng di hamak sa akin. Hindi lang ng 5 taon, kundi 30 years ang tanda ko sa kanya. Halos kaidaran niya lang yung panganay kong anak. Kung sa edad titignan ay nakakaasiwa nga. Pero, Mama Mia, ang sabi nga naman nila, pagdating sa 2 tao at 2 pusong nagmamahalan, ay hindi na nagiging mahalaga ang edad. Sabi nga nila, age doesn't matter. Mama Mia, hindi din naman agad kami naging mag-boyfriend ni Carlo. Siyempre, dumaan muna kami sa pa-chat-chat lang hanggang sa nagpalitan na kami ng aming mga cellphone numbers. Naalala ko pa, Mama Mia, kung paano ako nahulog sa unang pag-uusap namin sa cellphone. Boses pa lang ay masasabi mong maskulado at gwapo ito. Yun bang tinatawag nila na bedroom voice? Yun mismo ang unang pumasok sa isip ko nung magkausap kaming dalawa. Dahil sa madalas na kaming magkausap ay naging palagay ang loob namin sa isa't isa. Kahit hindi pa naman talaga kami nagkikita ng personal ni Carlo. Sa sobrang palagay nga ng loob niya ay nakikita ko na ang ibang side niya, Mama Mia. Oo, mabait siya pero may pagkapilyo din. Napansin ko kasi na madalas siyang nagjo-joke sa akin ng mga green jokes, Mama Mia. Hindi naman ako bata. Actually, matanda na nga ako masyado, kaya minsan ay sinasakyan ko ang mga jokes na yon. Minsan nga ay naisip ko, Mama Mia, na baka sex lang talaga ang habol niya sa akin. Dahil sino naman ako, hindi ba, kumpara sa mga babaeng kaedaran niya o mas mga bata pa sa kanya. Umabot ako sa punto, Mama Mia, na iniisipan ko na siya ng masama. Paano nga kaya kung sex at pera lang ang habol ni Carlos sa akin? Hahayaan ko bang gamitin niya ako para lang masasabing may kasama ako sa buhay? Ang sagot ko noon sa sarili ko ay hindi.
Hindi ko inalagaan ang sarili ko para lang maging sugar mommy ng iba. Dahil sa mga naiisip kong yun, Mama Mia, ay napagdesisyonan ko na itigil na ang kahibangan ko kay Carlo. Hindi ko na inoopen pa ang dating app, pero dahil sa alam naman ni Carlo ang CP number ko, ay naging makulit ito sa kakatawag at kakatext sa akin kung bakit hindi na raw ako sumasagot sa kanyang mga chat sa akin. Kung bakit ako umiiwas. Sa pagkairita ko nga ay minsan kung sinagot ang tawag niya. Hindi ako nagdalawang isip, Mama Mia, na sabihin sa kanya kung ano ang nilalaman ng isipan ko. Ano bang plano mo sa atin, Carlo? Sa akin. Kung plano mo akong gawing sugar mommy ay itigil mo na dahil hindi kita papatulan. Pagtataray ko sa kanya. Mama Mia, konting katahimikan ang namayani sa amin simula nung sinabi ko yun. Akala ko nga ay naputol na ang tawag pero bigla na lang siyang nagsalita at sinagot ang tanong ko. Anong ibig mong sabihin, Vina? Sugar mommy? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Na manggagamit ako ng iba para lang matustusan ang pangangailangan at mga kapretsyuhan ko? Alam mo, Vina, may trabaho ako. Hindi man kasing yaman mo pero kaya kong tustusan ang sarili ko. Pahayag niya sa akin. Mama Mia, aaminin ko na medyo napahiya ako sa sinabi niya sa akin. At matapos ang usapan namin yun ay ilang linggo din na hindi siya nagparamdam sa akin. Akala ko nga ay tuluyan ng mauudlot ang aming nasimulang dalawa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang tumawag sa akin, Mama Mia. Nangungumusta at syempre ay usapang mag-sorry na rin. Sinadya daw niyang hindi ako kausapin o i-text man lang upang matest niya ang sarili niyang nararamdaman. Pero ngayon, Mama Mia, ay sigurado na raw siya. Hindi niya sinabi sa akin kung anong ibig niyang ipahiwatig, kung anong ibig niyang sabihin sa kanyang sinabing sigurado na siya. Basta na lang kami bumalik sa dati matapos ko ring mag-sorry sa kanya dahil sa mga sinabi ko noon. Mama Mia, nabigla ako isang araw dahil nagyayaya siya na magkita na raw kaming dalawa. Saktong kaarawan niya nung araw na yon. Pinapili niya ako kung sa labas or sa kondo niya kami magkikita. Lunch date lang daw kami. Siyempre, Mama Mia, mas pinili ko ang kondo dahil ayoko na pagtinginan kami ng iba sa labas kapag nakita nilang magkasama kaming dalawa. Kahit na sa tingin ko ay sexy at maganda pa rin ako, ay mahahalata pa rin ang agwat ng edad naming dalawa. Mama Mia, nagkasundo kami na paglulutuan ko siya ng mga paborito niyang pagkain at paglulutuan niya rin ako ng mga paborito ko. Na-excite ako sa plano naming pagkikita, Mama Mia. At nung dumating nga ang araw na yun, ay kay tagal kong naligo. Sinigurado ko na mabangong mabango at malinis na malinis ako nung araw na yun. Nagdamit din ako ng maganda at syempre nag-makeup rin ako ng konti. Mama Mia, sa totoo lang ay para akong first time na makikipag-date nung araw na yun. Alam ko naman ang mga posibleng mangyari sa amin doon sa condo unit niya. Pero wala akong takot na nararamdaman. Sa totoo lang, Mama Mia, ay mas namayani sa akin ang matinding anticipasyon. Namayani sa akin ang excitement sa maaaring mangyari sa aming dalawa sa loob ng condo niya. Matagal-tagal na rin akong walang aksyon, Mama Mia. Kaya naman hindi ko mapigilang kiligin kung iisipin ko na posibleng may mangyari sa amin ni Carlo. Mama Mia, pagkarating ko ng condo niya ay kaagad din naman akong nagtungo sa kanyang unit. Tinextan niya sa akin ang unit number at kung saang building ako pupunta. Hindi naman din ako nahirapan na hanapin yon, Mama Mia. At pagkabukas pa lang ng pintuan ay natulala na agad ako sa taglay niyang karisma.
Mama Mia, mas gwapo nga siya sa personal. At nag-uumapaw rin ang kanyang sex appeal. Sobra nga ang pagpipigil ko na halikan siya, Mama Mia, dahil dapat ay hindi ako mauuna sa mga mangyayari. Pinapasok na niya ako sa loob at agad din naman kaming nag-prepare ng mga pagkain. Kwentuhan kami habang kumakain. Yun lang ang ginawa naming dalawa. At dahil ang usapan namin ay lunch date lang kami, ay inakala ko na hindi ako magtatagal doon, pero bigla na lang siyang naglabas ng alak. Gusto ko ngang matawa, Mama Mia, dahil pareho naman kaming hindi na mga bata. Kaya alam na alam ko, Mama Mia, na kapag may alak, may balak. Pero kung ano man ang gusto na niyang gawin naming dalawa ay hindi naman ako papalag. Hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Dahil nakadalawang baso pa lang kami, ay bigla na lang niya akong hinalikan. Siguro nga ay mandidiri sa inyo ang iba, Mama Mia. Siguro mandidiri kayo na ang isang 30-year-old na lalaki ay nakikipaghalikan sa isang babaeng 30 taon ang tanda sa kanya. Marahas at mapusok ang ginawa niyang paghalik. Bagay na sinuklian ko rin naman ng mga mapupusok na halik. Ang sabi ko nga, Mama Mia, matagal na akong walang naging aksyon, kaya naman punong-puno ng pananabik ako noon. Naging malikot na rin ang mga kamay naming dalawa sa katawan ng isa't isa. Hanggang matanggal na nga ang lahat ng aming mga saplot. Mama Mia, hindi ko na idedetalye pa ang ginawa naming dalawa dahil baka may mga batang nakikinig ngayon. Pero isa lang ang masasabi ko, magaling si Carlo. Ang nangyari sa amin, Mama Mia, ay ang umpisa ng muli kong pagkakaroon ng sex life. Madami siguro sa inyo ang naaasiwa dahil sa edad ko ay ginagawa ko pa rin ang pakikipagtalik na ito. Pero sana naman ay may makakaunawa rin sa akin. Mama Mia, ngayon ko lang muli pinagbigyan ng sarili ko matapos ang ilang taon na pagsasakripisyo ko para sa aking mga anak. Hindi lihim, pero hindi rin lantara ng naging relasyon naming dalawa ni Carlo. Dahil hindi naman ako palakwento sa mga anak ko, ay wala rin silang idea na may boyfriend ako na kasing edad lang nila. Mama Mia, maganda din naman ang naidulot sa akin ng relasyon naming dalawa ni Carlo. Mas naging maalaga pa ako sa aking sarili, lalong-lalo na sa kalusugan ko. Gusto ko pang tumagal sa mundong ito, lalo na ngayon na nakahanap na ako ng isa pang rason upang manatiling malusog at maganda. Mama Mia, totoong mahal ko si Carlo, pero may takot pa rin sa puso ko na baka hindi kami magtagal dahil sa mga bagay na hindi ko na kayang gawin at hindi ko na kayang ibigay sa kanya. Tulad na lang sa pagsisiping, Mama Mia, ay may mga bagay kasi siyang gustong gawin namin pero tinatanggihan ko dahil alam ko na hindi na kaya ng katawan ko. Masyado na akong matanda para mag-eksperimento pagdating sa kama. Mabuti na nga lang at naintindihan naman ni Carlo. Ang totoo din yan, Mama Mia, ay naging dahiging dahilan din yun upang muli akong mangarap. Pumasok ako sa pag-aaral ng mga instruments, baking at kung ano-ano pang bagay. Yung mga bagay na hindi ko nagawa noon ay si Carlo ang nagpapalakas ng loob ko upang gawin ang mga yun. Marami din akong natuklasan tungkol sa sarili ko, Mama Mia. Akala ko nga ay kilalang kilala ko na ang sarili ko noon. Pero mula nung maging kaming dalawa ni Carlo, ay narealize ko, Mama Mia, na may mga bagay pa pala sa sarili ko na hindi ko alam. Maraming naipakita sa akin si Carlo na hindi ko alam noon na kayang-kaya ko palang gawin. Mama Mia, gaya din ng ibang relasyon ay dumaan din kami sa mga pagsubok ni Carlo. Ang pinakamalala ay ang pagtutol ng aking mga anak sa aming relasyon. Kagaya ko ay naisip din nila na baka pera lang ang habol ni Carlo sa akin.
Pero ang mas ikinasama ng loob ko, Mama Mia, ay ang sinabi nila na nakakahiya daw ako dahil pumapatol ako sa bata. Para raw akong nagmumurang kamatis. Kahit walang involved na pera ay nagmumukha pa rin daw akong sugar mommy sa paningin ng ibang tao. Masakit pala, Mama Mia. Masakit na manggaling mismo sa mga anak ko ang pang-iinsultong nasa isip ko lang noon. Lubos kong dinamdam ang pagtutol nila sa relasyon namin ni Carlo na umabot na sa hindi nila pagkibo sa akin. Dahil sa relasyon namin ni Carlo ay pinili ng mga anak ko na hindi makipag-usap sa akin, Mama Mia. Dumaan ang isang taon na hindi talaga sila nag-atubiling kamustahin man lamang ako. Masakit man, Mama Mia, pero hinayaan ko na lang muna sila. Dumaan ang isang Pasko, isang bagong taon, isang piyesta, isang birthday ko at isang birthday ng bawat anak ko na wala kaming kibuan sa isa't isa. Pero mas pinili ko na rin ling na makapiling si Carlo. Sa piling kasi niya, Mama Mia, ay muli kong naramdaman ang kaligayahan na magkaroon ng isang taong magmamahal sa iyo ng totoo at yung walang kondisyon. Kasi yung mga anak ko, alam ko na mahal nila ako dahil ako ang ina nila. Yung mga kapatid ko, alam kong mahal nila ako dahil kapatid nila ako. Pero si Carlo, mahal niya ako, Mama Mia, hindi dahil kadugo niya ako kung ano paman. Mahal niya ako dahil mahal niya ako. Kaya kahit malaki ang naging kapalit ng aming pagmamahalan ay ayos lang. Ramdam ko kasi, Mama Mia, na tunay ang pagmamahal sa akin ni Carlo. Alam ko na tutuparin niya lahat ng kanyang mga ipinangako sa akin. Ang aming relasyon noon ni Carlo ay naging me and you against the world. Marami ang humusga sa akin, Mama Mia, lalong-lalo na kay Carlo. Hindi man niya ipakita sa akin ay alam ko na nasasaktan pa rin siya sa tuwing may magsasabi na hindi maganda tungkol sa aming dalawa. Kaya nagpasya na lang kami na mag-deactivate ng lahat ng aming mga social media accounts. Dahil ang mga taong nanghuhusga sa amin ay magaling lang namang mag-post ng comment, pero pagkaharap na namin sila ay hindi naman sila umiimik. Tanging mga irapan lang ng kanilang mata. Mama Mia, simula nung nag-deactivate kami ay mas naging tahimik ang buhay naming dalawa ni Carlo. Siya nga pala, Mama Mia, 4 na araw ako kung magstay doon sa condo ni Carlo. Yung ibang 3 araw ay hindi pwede dahil kapwa kami mga busy. Siya sa trabaho niya, ako naman ay sa negosyo. Mama Mia, sasabihin ko sa iyo to na kahit masaya naman ang relasyon namin noon ni Carlo, ay may kirot pa rin akong nararamdaman sa puso ko dahil hindi ako suportado ng dalawang taong mahal na mahal ko. Hindi ako suportado ng aking mga anak. Lagi ko noong ipinagdadasal sa Diyos na sana ay dumating ang araw na matanggap na nila ang relasyon ko kay Carlo. Bagay na ipinagkaloob din naman ng Diyos sa akin. Dahil nagulat na lang ako isang araw, Mama Mia, ay tumawag sa akin ang aking mga anak. Nagsusorry sila dahil sa naging asal nila sa akin nung nag-away kami patungkol sa boyfriend ko. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, Mama Mia, kaya hindi din nagtatagal ang galit o tampo ko sa kanila. Mama Mia, nagpaliwanag din sila kung bakit gano'n na lang ang reaksyon nila at naiintindihan ko naman yon. Pero napabilib ako sa sinabi ng aking mga anak. Dahil ang katotohanan ay kinausap pala sila ni Carlo. Humingi daw ito ng chance na ipakita sa kanila na talagang seryoso siya sa aming dalawa at hindi pera ang habol niya sa akin. Lingid sa kaalaman ko, Mama Mia, ay palihim pala akong dinadalaw ng mga anak ko at nakita nila kung papaano ako pinasasaya ni Carlo. Deserve ko daw ang maging masaya, Mama Mia. Kaya naman ay pumayag na sila at binasbasa na nila ang relasyon namin ng boyfriend ko.
Mamma Mia, simula noon ay naging masayang-masaya na rin ako. Almost perfect na nga ang relasyon naming dalawa ni Carlo nung tinanggap kami ng mga anak ko. Maliban na lang sa isang bagay. Mamma Mia, hindi ko pa kasi nakikilala ang mga magulang ng boyfriend ko. Sabi niya ay nasa malayo daw ang mga ito. Pero sinabi din naman niya sa akin na alam na ng mga magulang niya ang tungkol sa aming dalawa. Yun pala ang pinakamalaking kasinungalingan ni Carlos sa akin. Mamma Mia, yung tatlong araw tagalinggo na hindi ako pwede sa kondo niya ay hindi dahil sa OT niya sa trabaho, kundi dahil yun ang mga araw na nagpupunta doon ang kanyang mga magulang. Oo, Mamma Mia. Kahit sabihin pa ni Carlo na mahal niya ako, ay hindi pa rin niya kayang ipakilala ako sa kanyang mga magulang. Bagamat alam ng mga ito na may karelasyon siya, pero hindi nila alam na kasing edad pala nila ang babaeng karelasyon ng kanilang anak. Mamma Mia, labis akong nasaktan sa ginawang yun ni Carlo. Ang dahilan na ibinigay niya ay alam daw kasi niya na tututol lang mga magulang niya sa relasyon naming dalawa. Kaya para walang gulo ay minabuti na lang niyang huwag ipaalam ang tungkol sa amin. Para akong naging kabit ng ilang na kailangang itago, Mamma Mia. Yun ang naging pakiramdam ko. Pinag-awayan namin yun ni Carlo at umabot nga sa hiwalayan, pero makalipas lang ang isang buwan ay muli naman niya akong sinuyo at muli siyang nanligaw sa akin. And this time ay pinakilala na niya ako sa kanyang mga magulang. Mamma Mia, nakita ako sa mga mata nila ang panghuhusga. Madami pa daw kasing pangarap si Carlo. Pero dahil daw sa akin ay naaantala ang mga ito. Naiintindihan ko naman ang mga magulang niya. Naiintindihan ko ang kinatatakutan ni Carlo na mangyari. Dahil harap-harapan na ipinakita sa akin, hindi lang ng kanyang mga magulang, kundi pati na ng kanyang mga kapatid ang pag-ayaw nila sa relasyon naming dalawa. Akala ko noon, Mamma Mia, ay ayos lang na ayaw nila dahil sanay na naman kaming dalawa ni Carlo na husgahan kami ng ibang tao. Pero iba pala talaga kung pamilya na ang involved. Sobrang guilt na naramdaman ko, Mamma Mia. Dahil ako ang may dahilan kung bakit napawalay si Carlo sa kanyang mga magulang. Dahil sa akin ay parang itinakwil siya ng kanyang buong angkan. Pero kahit ganoon, Mamma Mia, ay hindi tumitigil si Carlo sa pagpaparamdam sa akin ng kanyang pagmamahal. At sino naman ako para talikuran ang isang taong kagaya niya? Pinili niyang isakripisyo ang relasyon niya sa kanyang pamilya para sa akin. Kaya naman nagdesisyon ako, Mamma Mia, na gagawin ko rin ang lahat para mapasaya ko lang ang lalaking minamahal ko. Bagay na hindi ko rin napanindigan sa huli. Mamma Mia, kahit may problema kami ni Carlo noon, ay masaya pa rin kami sa aming relasyon. Tuluyan na rin akong tumira sa kondo niya. Doon sana sa bahay, pero ayaw niya dahil bahay daw yun para sa mga anak ko. Isa pa raw siya ang lalaki, so dapat siya ang mag-provide ng shelter para sa aming dalawa. Masaya at aktibo kami sa lahat ng bagay, pati na rin sa sex, Mamma Mia, kahit na may edad na ako. Nakakahiyamang aminin, Mamma Mia, ay sa tuwing nagtatali kami ay ramdam ko ang agwat ng edad naming dalawa. Punong-puno kasi siya ng energy kapag nakikipagromansa. Samantalang ako ay hindi na ganoon katibay para sa ganong mga bagay. Ginagawa ko pa din naman ang best ko para maibigay sa kanya ang satisfaction pagdating sa kama. Dahil alam ko, Mamma Mia, kung gaano ka-importante yon para sa mga lalaki. Hindi lang talaga maiwasan minsan na alam mo na, dahil sa edad ko ay hindi ko na talaga kinakaya. At sa tuwing sinasabi ko yon ay tinatawanan niya lang ako. Wala naman daw kasing kaso sa kanya yon. Pero kahit anong gawin naming pagkukunwari
ay lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na bukod sa marami ang ayaw sa aming relasyon, Mama Mia, ay may mga bagay din na hinding-hindi talaga namin kayang ayusin. Dahil yun ay mga bagay na sadyang natural na dito sa mundo. Mama Mia, nagsinungaling ako kay Carlo nang sinabi ko na tinanggal ko na lahat ng social media accounts ko. Kaya nga alam ko lahat ng mga post ng kanyang pamilya tungkol sa aming dalawa. Aaminin ko, Mama Mia, na apektado ako sa lahat ng mga yun. Lalong-lalo na sa post ng kanyang parents. Ina din ako, Mama Mia, kaya alam ko kung gaano kasakit sa isang ina na mahiwalay sa kanyang anak. Kaya nga nagdadalawang isip na ako noon na hiwalayan na si Carlo. Pero ang nagpatibay sa desisyon ko ay nung makita ko si Carlo na tumitingin ng mga gamit ng bata at napansin ko rin ang pagiging mahilig niya sa mga bata. Alam ko na gusto niyang magkaanak. Bagay na kailanman ay hindi ko na kayang maibigay sa kanya. Doon na nag-sink in sa akin ang lahat, Mama Mia. Doon ko na naisip na napaka-selfish ko pala sa relasyon ko kay Carlo. Masaya nga kami pero kapalit naman yun ay ang paglayo ng pamilya niya sa kanya. Masaya nga kami pero ang kapalit naman yun ay hindi niya makakamit ang pangarap niyang magkaroon ng isang buong pamilya. Mama Mia, kinausap ko si Carlo tungkol sa aking desisyon. Han, sorry, pero gusto ko nang maghiwalay na tayo. Nakakasawa na kasi, Han. Hindi ko na kayang ipaglaban ang pagmamahalan natin. Sad ko sa kanya. Ha? May nagawa ba ako, Han? Bakit may nang-aaway na naman ba sa'yo? Gulat na tanong niya sa akin, Mama Mia. Han, I'm sorry. Akala ko kasi kaya ko basta nandyan ka, pero hindi pala. Hindi ko kayang nagkasira-sira kayo ng pamilya mo. Magulang din ako, Carlo. Kaya ramdam ko ang pinagdadaanan ng mga magulang mo ngayon. Paiyak kong sabi sa kanya, Mama Mia. Nagpumilit pa siya sa akin na bawiin ang aking mga sinabi. Nabawiin ang pakikipaghiwalay ko. Pero hindi na ako nagpatinag pa, Mama Mia. Ipinaintindi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit pinipili kong hiwalayan siya. Bata pa siya at marami pa siyang makikilala na hihigit pa sa akin. Alam ko na makakatagpo din siya ng taong mamahalin niya ng totoo at mamahalin din siya. Matatagpuan din niya ang babaeng tatanggapin ang kanyang mga magulang. Ang babaeng magiging karamay niya sa pagtupad ng pangarap niyang magkaroon ng kumpletong pamilya. Sanay na akong masaktan, Mama Mia. Kaya hindi naman naging ganun kahirap para sa akin ang layuan at palayain si Carlo. At para hindi na siya mapuntahan, ay nagdesisyon din ako na umalis sa lugar namin. Inausap ko ang aking mga anak, Mama Mia, upang itago ang kinaroroonan ko para wag na akong masundan pa ni Carlo kung sakali mang hanapin niya ako. Masakit, Mama Mia, pero masaya na rin ako na kahit sandali ay muli kong naramdaman kung papaano ang magmahal ulit. Sapat na sa akin ang makasama siya kahit sa maikling panahon. Babaunin ko ang aming mga alaala hanggang sa kabilang buhay, Mama Mia. At wala akong ibang hihilingin para sa kanya kundi ang maging maligaya siya sa buhay kahit na hindi na ako parte ng kaligayahan yun. Deserve na deserve niyang maging masaya, Mama Mia. Sa ngayon, Mama Mia, ay nakatira ako sa probinsya, sa farm na naipundar ng dati kong asawa. Nagpapasalamat din ako sa aking mga anak dahil nung magkahiwalay kaming dalawa ni Carlo, ay lagi silang nandyan upang iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Aaminin ko sa inyo, Mama Mia, na minsan ay naiisip ko na what if hindi ko siya iniwanan.
Kami pa rin kaya ni Carlo hanggang ngayon? Mahal pa ka rin, mamahalin pa rin kaya niya ako pagkalipas ng ilang taon? Dahil ako, Mama Mia, ay hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Carlo. Pero masaya ako nung malaman ko na may iba na siyang nililigawan. Nalaman ko din yan dahil sa pag-stalk ko sa mga social media accounts niya. Maganda at bata pa ang kanyang bagong minamahal. Masasabi mo na talagang bagay na bagay sila sa isa't isa. Sa pag-stalk ko sa account niya, Mama Mia, ang muling pagkabuhay ng sakit sa puso ko. Kaya naman nung magdesisyon ang anak ko na lumipat sa ibang bansa, ay sumama ako. Dito ay nagsimula akong muli. Wala akong boyfriend pero masaya ako na nag-aalaga ng aking mga apo. Ang relasyon naming dalawa ni Carlo ay nagturo sa akin na kapag mahal mo ang isang tao, ay gagawin at gagawin mo ang tama kahit pa masaktan ka na. Kapag mahal mo ang isang tao, ay palalayain mo siya kapag ito ang makakabuti sa kanya. Ang relasyon din namin ni Carlo ay ang nagpatibay sa relasyon ko sa aking mga anak. Hindi ko alam, Mama Mia, kung magtatagpo pa bang muli ang mga landas naming dalawa ni Carlo. Pero sapat na sa akin na malaman na masaya na siya ngayon. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbabasa mo ng kwento ng aking buhay pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Vina. Totoo nga naman na age doesn't matter pagdating sa pag-ibig. Pero hindi natin maiaalis na may mga bagay na hindi na kayang gawin ang isang mas matandang karelasyon sa kanyang karelasyon na mas bata pa. Alam mo, Ate Vina, hangang-hanga ako sa'yo dahil nagawa mong palayain si Carlo kahit na mahal mo siya. Nagawa mo siyang palayain para sa kanyang sariling kapakanan, para sa kanyang mga pangarap. At yan ang sinasabi kong totoo at dalisay na pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi ipapahamak ang taong kanyang minamahal. Yung pagmamahal na ang tanging iniisip ay ang ikabubuti ng kanyang minamahal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong itinampok natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo ang kwento ni Ate Vina, huwag nyong kalimutang i-like at i-share ang kanyang video. Huwag nyo rin kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Muli ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.